Hello guys, kumusta na? Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon at syempre magandang gabi. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. So anyway, welcome, welcome po sa USA Live Stream. Kung halimbawa, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo. And then of course, huwag niyong kalilimutan, thumbs up agad, subscribe. Click notification bell and then also paki-share ang aking live stream o kaya video. Kung halimbawa naman subscriber ko kayo, paki-share. Kung member ko kayo, mas lalong i-share nyo kasi syempre sumali ako sa mga membership nyo. O kaya kung halimbawa naman kayo ay member ko, siguradong-sigurado na yon, automatic, hindi mo na kailangan sabihan. Ako talagang isishare ko yung video mo o kaya yung live stream mo. So anyway, thank you very, very much. So itong small business na pag-uusapan natin, ituturo ko lang sa inyo kung ano ba ang magandang gawin. Kasi, for example, meron kayong YouTube channel o kaya Facebook o kaya Instagram, o kaya TikTok, o kaya iba't ibang klaseng social media platform na meron kayong account. Gawin nyo na yung talagang opportunity na magkaroon kayo ng palaisipan. So, for example, hindi pa kayo ready magtayo ng small business, okay lang yun. At least, mangarap kayo, magbasa-basa ng libro, and then, of course, isulat nyo sa inyong notebook kung ano ba yung mga pangarap nyo. Kasi, mabilis po yung panahon. Hindi po namamalayan, umaabot na ng ilan-ilan taon. So, meron po tayong mga notebook. Kung halimbawa, kahit anong klaseng notebook, ako meron akong YouTube notebook kasi syempre, nandito ako sa YouTube. So, yung mga importanteng gusto nyong gawin, isulat nyo yung pros and con. Tapos, nyo, kumbaga, isalin nyo sa inyong journal kung ano ba yung gusto nyo, yung makakatulong, yung hindi makakatulong, ipagbalansin nyo kung ano ba yung talagang pinakamaganda. Kasi, siyempre, bawat tao may kanya-kanyang gustong gawin. So, hindi naman puro pareho yung mga pangarap natin, pero may similarity. So, anyway, yung small business, what is a small business called? Actually, it's called a micro business. It's a type of small business that employs fewer than 10 people according to the Small Business Association. So, maraming mga paraan. Halimbawa, gusto niyo magtayo ng sari-sari store o kaya medyo consider parang grocery store o kaya retail store, yung nagtitinda ng mga merchandise, di ba? Marami pong paraan. So, hindi ko alam sa Pilipinas kung meron loan na pwede mong pag-applyan. Pero dito sa Amerika, pwede ka mag-loan, okay? Pero it depends upon your credit score. Kung maganda yung credit score mo, talagang wala pang isang araw, approve ka na. Pero kung hindi maganda yung credit score mo, ayusin mo muna. There are certain things that you can do to correct your error sa credit. Kasi alam mo naman dito sa Amerika, kung nakatira ka sa Amerika, pag-uumpisa talagang masisira ang credit mo sa una kasi paano hindi alam yung mga dapat gawin. Pero meron naman mga nangyayari sa isang tao na hindi sinasadya na nasira yung credit niya dahil siguro nagkaroon ng sariling problema kagaya ng siguro namatayan siya, nawala ng trabaho o kaya nagkaroon ng mga iba-ibang klaseng suliranin, paghihiwalay sa asawa o kaya talagang gipit na gipit lang. Okay? So there are certain things. Halimbawa, sirang-sira na ang inyong credit, huwag po kayong mag-alala. Maayos po yan. Ang gagawin nyo po, i-contact nyo yung creditor na pinag-utangan nyo, pakiusapan, sumulat, tapos ihulog doon sa post office na meron return receipt, registered return receipt para sigurado ka na natanggap nila at may resibo ka na talagang pinadala mo. So, susulatan mo sila, sasabihin mo, ganito po ang nangyari sa buhay ko. Ngayon, hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong trabaho. So, gusto ko sana makiusap kung bibigyan niyo ako ng
chance na makapag-ipon o kaya makahanap ng trabaho. Yung mga ganun tema. This is just an example, di ba? So, pakikuusapan mo sila, susulatan mo, tapos meron mga 3 agency na naka-record talaga yung ano mo, yung kaluluwa mo sa utang mo, ano, sa Equifax, TransUnion, tapos yung sa ano, experience, okay? So, susulatan mo din sila lahat. Tapos, you are entitled to request one time ano, record. So, iti-check mo doon lahat yung mga negatibo mong credit. So, you can do so many things. Tapos, halimbawa, doon naman sa banko, marami akong mga information, ibabahagi ko sa inyo. Halimbawa lang kung gusto nyo makuha kung paano i-repair ang credit. Kasi, alam ko yung mga ganyan na ano na mga pagko-correct sa mga errors na nangyari kasi hindi naman natin maiiwasan na talaga yung buhay natin eh may mga balakid minsan, okay? So anyway, o baka nasobrahan lang sa ano sa luho. Minsan kasi yung iba utang ng utang using the credit card, bumili ng bag, kung ano-ano mga binibili, di ba? So syempre minsan hindi naman sinasadya, nagkataon na ano nasira yung credit niya dahil nga sa trabaho at sa pera, di ba? So anyway, enough of that. So kung gusto niyo na halimbawa stepping stone YouTube, di ba? Stepping stone YouTube, actually you can learn so many different kind of ropes on how to start a small business kasi si YouTube nagtuturo sila sa kanilang ano sa kanilang mga classes na you can actually learn from YouTube itself na libre yung tools, okay? Libre lahat yung mga ano mga classes and courses, but there are actually YouTuber, blogger, content creator who also provide training pero may bayad siya. So anyway, what is the example of small business? These industries do not invest more than 1 crore. Few example of small scale industries are paper, toothpick, pen, bakery, candle, local, chocolate, etc. Yung, at saka yung self-employed sa bahay lang, okay? We're also going to talk about zoning in another video, okay? Kasi kailangan may mga permit. And then, of course, you need to go to the nearest court in your state or your city or your county. Kumuha kayo ng permit. And then, of course, go there and inquire what kind of requirements that you need to start a small business kasi hindi puro pareho yung rules and regulation ng bawat states. And then review common business structure. Meron sole proprietor. A sole proprietorship is easy to form and give you complete control of your business. Partnership are the simplest structure for 2 or more people to own a business together, or limited liability company, LLC, corporation, and cooperative, at marami pang iba. So anyway, what is small business in simple world? Small business is defined as a privately owned corporation, partnership, or sole proprietor that has fewer employee and less annual revenue than a corporation or regular size of business. So that is my short tutorial for you to really think hard. What do you really want to accomplish here in YouTube? Do you have plans back in your mind that maybe 1 or 2 to 3, 4, 5 years later on you're going to try to create your own small business? And then of course, start learning how the ropes is being done. Kung gusto mo umutang sa banko, if you wanna actually take a chance to borrow some money in your bank, also try to learn everything, what is the requirement. So anyway, if you have any question, let me know. And I hope this short tutorial is able to give you some insight or just a little bit background about how to start a small business. And also, if you are interested and if you haven't actually subscribed yet, please do subscribe, click notification bell, and then of course give a big thumbs up, share the video, and then keep in touch. Let's engage one another so that we can develop a good rapport. So anyway, thank you very, very much. This is USA live stream. I truly thank you for your support in my community at saka maraming maraming salamat po.